Habang dumarami ang mga nasa labas at hindi sumusunod sa health protocols, dumarami rin ang mga nagkaka-COVID-19. Dalawang magkasunod na araw na pong dumoble ang naitalang kaso. At sa 2022, pwede pa raw umabot sa 8,000 ang mga nagkaka-COVID-19 kada araw. Nasa frontline ng balitang yan, si Jen Kalimot. Kahit saan ngayon magpunta, sa mga mall, palengke at iba pang pampublikong lugar, abay napakarami ng tao. Mga kapatid, may COVID pa rin po at may banta pa ng Omicron variant. Hindi ba kayo natatakot? Hindi naman. Basta may face mask lang. Saglit lang, ikot kagad, tapos na, labas na. Hindi naman kasi basta mag-mask lang tayo. Fully vaccine naman po kami. Naka-booster shot na ako. Oo, tsaka hindi ko tinatanggal ang aking face mask. Hindi rin ako masyado na malapit sa madaming tao doon sa gilid dumadaan. Kahapon nga lang, dumoble ang mga bagong kaso ng COVID-19. Karamihan, galing na naman sa Metro Manila na nakapagtala kahapon ng 572 new cases. Sa tala naman ng Okta Research, umakyat sa 1.47 ang reproduction number sa NCR sa nakalipas na isang linggo kumpara sa 0.51 lang sa nagdaang dalawang linggo. Ibig sabihin, sa isang taong infected, isa hanggang dalawa ang maaari niyang mahawaan. Dahil dito, maituturing daw na nasa moderate risk na ang NCR. Ayon kay Professor Guido David, patuloy pang tumataas ang positivity rate sa Kamaynilaan. Kaya inaasahan na sa pagtatapos ng taon, maaaring umabot sa 1,600 hanggang 2,000 ang mga bagong kaso. At pagdating ng unang linggo ng Enero, posible pa itong pumalo hanggang sa 8,000 kaso bawat araw. It's a possibility, but I would say that there's a good likelihood of that happening given the substantial increase in the positivity rate and the number of cases over the past few days. At ngayon pa lang, ramdam na raw sa mga ospital ang muling pagtaas ng mga kaso. Nung makita namin yung kinikilos ng mga tao nitong holiday season, no, nangamba na kami na talagang tataas ang kaso ng COVID-19. Kaya maski kami, nag-umpisa na kami na mag-stock up ng mga kakailanganin natin kung sakaling magkaroon ulit tayo talaga ng pagtaas ng COVID-19. So yung gagamitin na PPE, yung mga gamot. Hindi pa naman konkretong masabi ng health experts kung Omicron na nga ang sanhi ng mga pagtaas ng kaso. Pero base sa kanilang obserbasyon, ang kakulangan ng mahigpit na implementasyon sa health protocols at katigasan ng ulo ng mga tao ang sanhi ng muling pagsipa ng mga kaso. Sa mga public transportations, instead na 75% lang dapat ang capacity, di ba? Nakikita naman natin, punong-puno na yung mga buses, pati na rin yung mga jeepneys. Actually, may sa mga jeepney, nakakakita na rin ako nung merong nakasabit. So, ibig sabihin talagang hindi sumusunod ang mga tao, lalo-lalo na yung mga public transportation. Kaya paulit-ulit na panawagan ng DOH, huwag magpabaya at maging kampante. Ugaliin ang pagsusuot ng face mask, paghuhugas ng kamay, pag-iwas sa matataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Nagbabalita mula sa Frontline, Jen Kalimon, News 5.